Good morning, you guys! Maayong buntag! Ayan, nagising kami sa kalikasan. Ito ang aming personal resort. Resort, rest pero house. Yung tubig namin nakadrum pa, guys. Ito ang aming rest house. Amin kasi kapatid ko yung may-ari, guys. Nadala lang ako. Nakikiamin. Pero actually, sa kapatid ko to, so hindi to sa akin. Dito tayo sa kusina dahil breakfast time na. Pakita ko lang sa inyo ang aming legit na takore. Ito yung talagang takore na pinagdaanan ng panahon. Ay, tama ba? Ha? Tama ba yung Tagalog ko? Ayan. Ito yung takore na talagang nakasurvive sa lahat ng challenges ng buhay. Wow! Inis ko talaga itong ganitong klase ng buhay, guys. Kasi growing up, ganito yung life namin magkakapatid. Naalala ko si mama, tapos kami, naghuyup-huyup. Huyup-huyup sa kalayo, guys. Ayan ang aking bayaw. Yung mga bayaw ko magaling magluto. Sip-sip pa din ako, guys, 2024 na. So anyway, growing up, kami magkakapatid, ganito klase yung buhay meron kami talaga. I remember paano kami natutong magluto. Ganito lang yung sinabi ni mama sa amin, oh. Kung marunong kayong kumain, dapat marunong din kayo magluto. So ang sabi ni mama, kung alam nyo kung ano yung masarap sa inyong panlasa, ganyan yung gawin ninyo pag nagluto kayo. Grabe talaga si mama magturo. Si papa naman, iba yung kanyang training sa amin. Bigyan kami ni papa ng bigas. Dapat maluto namin yung bigas, guys, ng tama. Pag hilaw yan, pag naging lugaw yan, kailangan mong umupo at ubusin yung niluto mo na palpak. Ganun ka-stricto yung tatay namin. And we were around 7, 8 years old nung nag-training kami ng ganyan. So, yung ganun klase na pag-training, simula yan sa paggawa ng apoy, paglinis ng kaldero, pagpapaapoy syempre, paglagay ng bigas, paglagay ng tubig, at pag make sure na yung bigas mo o yung kanin mo ay maluluto ng tama. So my dad was so strict na during the time na ako na yung tinuruan niya or ako na yung point na nakita niya na oh, ito kailangan niyang matuto magluto ng kanin. I think I was 8 or 9. In fairness, matanda na tayo nun. Dapat nga 7 years old, marunong na tayo magluto, no? So I made and I cooked rice. And nag-ano guys, naglugaw. Napadami yung tubig ko na nilagay ba. So nakita ng tatay ko na napalpak. Ay naku guys, pinaupo niya talaga ako guys ba. At nilagay niya lahat sa pinggan ko yung lugaw na kanin. Kasi ganun mag-training yung tatay ko. I know many of you will say na ah, grabe naman yung tatay mo. Madam, uy, sobra pa man sa stricto. Pero ganun talaga yung tatay ko guys. Meron siyang mga rules, meron siyang policy, at meron siyang kanyang sariling way of raising us. Kasi anim kaming babae, dalawa yung lalaki. So, another na training ng tatay namin sa amin growing up in this kind of house is, pag kumuha ka ng gamit, lalong-lalo na ng gamit ng tatay namin, kung saan mo kinuha, dapat dun mo ibabalik. Kasi pag nakita ng tatay ko na ginamit mo yan at nilagay mo sa ibang lugar, ay nako guys, hindi matatapos ang araw na hindi ka mapapalo talaga ng kahoy. Ganon siya ka-strict ito. Si mama naman ang nag-train sa amin ng pagbibenta-benta. So, at the age of 6 or 5, marunong na kami sa kindergarten, marunong na kami magbenta ng mga chicherya at candy-candy. Doon na nasimula yung pagiging, ano namin, mukhang pera. Kasi syempre, alam mo yung feeling na bata ka guys, tapos nagbenta ka ng candy. Yung kapital ng candy mo is 10 pesos, tapos pag uwi mo ng bahay, naging 15. Oh, di ba? Ang sarap sa piling at pwede pa lang maglaki yung pera. Basta marunong ka lang magbenta. So, yun yung mga realization namin. Kaya kami ganito hanggang ngayon. Hindi sa grabe kami, ang dami naming babayaran or manuho or what. Hindi. It became a lifestyle for us. It became a part of our life. To do business, to sell, regardless if gaano man yan kaliit na benta-benta. May it be barbecue, may it be isaw. Kasi lahat kami halos magkakapatid, pinasok namin yan guys. Pagbenta ng barbecue, pagbenta ng mga isaw-isaw sa gilid, pagbenta ng popcorn. Hanggang ngayon si mama nagluluto ng mani, pritong mani na 3 flavor para ibenta. So it's not about the capital, it's not about
it's not about what you are selling, but it's about having that feeling that you are earning your own money and you are growing your money from this to that. Okay? So, that explains kung bakit kami ganito magkakapatid at kung bakit ako ganito. At least you can see the other side of me. Another na tinining sa amin ni Papa is, since babae kaming lahat, we are 6 girls. Ayaw ni Papa na nasa kanto-kanto kami tumatambay. Sa kanto-kanto ng mga, ng subdivision. Ayaw niya ng ganun. Hate na hate ng tatay namin na nakikita kami na nakatambay sa labas ng bahay, lalong-lalo na kapag wala ng araw. So, okay lang lumabas ng bahay, okay lang makipaglaro. Pero nung naging dalaga na kami, isa lang yung sinasabi ng tatay namin sa amin. Kung meron mang kayong nagustuhan or merong nagkagusto sa inyo, dalhin nyo sa bahay. Yun yung training ng tatay. So, okay lang kay Papa na merong date, okay lang kay Papa na nagjo-jowa-jowa bells, pero dapat nasa loob kami ng bakuran ng bahay. Nakikita niya merong ilaw or nakikita ng kapitbahay na nandyan kami sa loob ng bahay or sa loob ng aming bakuran. Pag kami ay nakita ng tatay namin sa labas ng aming bakuran, madilim na area, walang ilaw or kanto-kanto sa subdivision, ay nako guys, kahit ikaw ay dalaga na, ay talagang mapapalo ka ng bonggang-bongga. Yung palo na sabihin mo, pwede bukas naman yung iba, tay! Ang sakit na, tay! Parang ganun ba? So, grabe yung tatay ko mag-training talaga sa amin growing up. And I felt before it was too much, but then now I realized that I'm grateful kasi he trained us that way. And I'm grateful that we lived that kind of simple life, that we struggled a lot growing up, looking for money to survive, kumain ng isang ulam sa isang araw, minsan wala pa. Everything na nag-start from scratch and very simple, I do appreciate that kind of life a lot. And I pray that I can give the same experience to my children. Kaya nga kahit na nasa syudad kami, I really try to bring them back sa probinsya, sa mga ganitong klaseng lugar kasi I want them to see basic. I want them to live the basic. Alright? Dami ko nang check sa inyo guys, ang naagap. Kailangan ko na talaga magkape ba? Sarap ng lamig guys. Iniwan ko muna si Mayumi dahil tulog na tulog siya. At balot na balot at busog na busog. Maraming salamat, Lord. Yahoo! Sa binigay mong gata sa akin at sa binigay mong pamilya na lagi akong pinapakain. Pwede na talaga akong maging rapper, guys. Positive. Positive. Mindset. Mindset. Si Lord na bahala. Dapat positive lang tayo. Naghahanap kami na ang colitis. At saka, pako. Ang daming puno ng durian, guys. Ayan, oh. Sarap. Alam niyo yung simoy ng hangin na napaka lamig at napaka clean. Iba talaga, guys, ang hangin sa bukid at ang hangin sa syudad. Sa syudad, parang mabigat. Na parang hindi talaga malamig sa ilong. Pero yung sa mga ganitong klaseng buhay, probinsya. Dadaling ko dito si Kuya Kahil sa summer. Ang dami kong plano sa summer. Gusto kong mag-camping experience siya. Gusto kong mag-learn siya ng ukulele. Kasi nakita ko kay Kuya Kahil, he enjoys singing and dancing. And I feel like if he can play the ukulele and sing some few songs, mag-enjoy siya. So, minsan kasi pag hindi natin sinusuportaan or hindi natin binibigyan ng atensyon ang ating mga anak at hindi tayo gumagawa ng space or ng opportunity para sa kanila, they will be like nasa box, nalilimitahan. So, excited ako. And speaking of that, I want to share with you guys something very, very special, sweet, and amazing co-parenting. Recently, nag-message sa akin yung tatay ni Kuya Kahil. Ang sabi niya, balik tayo dito. Ang sabi ng tatay niya,
nag-message siya sa akin una. Sabi niya, I have this plan and I would like to let you know about it. And I was happy and grateful na pinaalam niya sa akin yung plano niya. Why? It's not because merong something, but because the plan involves Kuya Cahil. Actually, the plan is for Cahil. So I was touched when he really talked to me first about it. So sabi niya, naghahanap siya ng way na magkaroon ng bigger chance or makapagbukas siya ng another opportunity para sa aming anak na si Cahil. I was blown away because I know how he loves Cahil. I know how Cahil is his life. But to hear this kind of thing, parang nag-level up pa yung iniisip ko na pagmamahal niya sa anak namin. Kasi it means that the action and the plan that he's having in his head shows me that the life of Cahil, especially now, matters more or matters the most. Wala nang iba. Hindi yung buhay niya, hindi yung buhay ko, hindi yung buhay namin as parents ni Kuya Cahil, but Cahil himself. So ano nga ba yung kanyang naisip na he is processing right now? He is planning na makapaghanap ng way para mas malaki yung chance ni Kuya Cahil na ma-recognize or mapansin ng mga soccer coaches. And we are talking about professional soccer coaches. Okay? So I was really surprised when he said that. And I asked him how far he is already sa kanyang plano. And kung ano na ba yung nangyari. Kung meron na bang improvement. So shinare niya ang details. I don't want to share this with you yet unless it's final. But ganyan yung nangyayari right now. And what I said first to him when I saw his messages was, what does Cahil say about this? Ano ang comment ni Kuya Cahil? Or how does it concern Kuya Cahil? So he told me nothing much other than baka magkaroon ng changes ng location. Pero other than that, it's still going to be the same. I'm going to raise him, train him, be his personal coach, and help him in any way. I will be living with him, and he will still visit Christmas and summer, katulad ng aming napag-usapan. But he will be personally, he will personally be there para kay Kuya Cahil. So I was really happy when I heard that. Sabi ko, okay. And ang sunod kong tanong is, ano ang sabi ni Kuya Cahil? Have you talked to him about this? And then he told me that Cahil is aware and that our son is very excited about this plan. So I'm really, so if that's the case, I'm happy. Sabi ko sa kanya, as long as okay kay Kuya Cahil and he understood what's going on, as long as he is comfortable, kasi siya yung priority ko, yung kanyang emotional happiness, yung kanyang mental stability, yun, ano yung say ng bata, I'm good. A few moments later. Kulitis na ito eh. Mauna siyang kulitis. Alright. Kumukha lang kami ng aming ulam, guys. Kasi ito yung aming budget ngayong araw. Tuyo at saka kulitis. Nanghanap kami ng pako pero wala kaming nakita. Hindi kami marunong maghanap. Okay. Huwag niyo akong i-judge, guys, na nakaupo lang ako dito, ha. Hindi ko tinutulungan yung aking nanay. Sabi kasi ng nanay ko sa akin, dito lang daw ako magkuha lang daw ako ng video niya. Sana lang daw magkuha ng gulay. Kasi para meron daw siyang i-reels. Ah! O, diba? Supportive naman tayo dyan. Ah, alam niyo yung nanay ko nag-reels-reels yan. Bigat ng katawan ko. Kanin pa more. Goni. Go home tomorrow. I miss my kids. Yung nanay ko na merong hagdanan doon dito, talaga siya mag-akyat, guys, sa walang hagdanan. Sige, support! Eh,
Kasi nakita niya baka doon daw merong mga dahon na gusto niyang kainin. Ang sarap ng buhay sa bukid. Kaka-enjoy. Ay, may nakita si mamang dahon ng ano? Again, dahon ng Ampalaya native. Ayun. Grabe, sobrang pait niyan. Pero yung gatas ko kagabi, grabe yung tulo dahil dyan. Kaya busog na busog si Mayumi. Oh, dito nga palang, daming margoso. Ayan guys, maraming margoso. Eternity later. Go. May nakita din kami dito guys, margoso at saka kulitis. Eto. Maraming dagong kulitis rin. Yung kulitis, dapat yung kunin natin yung sa taas. Kasi yun yung kanyang talagang kinakain yung bata pa na dahon. Agay. Wala si mama, expert kayo. Oh. Matinig kasi yung kulitis, guys. Ano yung sa iyo, ma, dyan? Ito, natanim mo. Oh, mataba na, ano. Wow, ano kaya, para sa gatas ni princess. Ay, sagbot pala. Sagbot pala yan, guys. Kunti lang nakuha kong ano, kulitis. Taas sa dira, mano. Ay, ito, dami kulitis, oh. Dahon ba, basta ka ng ano. Wow. Kaya ang tumoy nanay bulak. Pwede lang dahon. Kulitis. O kung saan itong isa gani, masaluyot. May nakita o dyan bunga ate. Okay. Pero maunahan, nangod ka sa pispis na. Okay. Kauna nangod na sa pispis. Ah, sige lang, inan ko lang sila ate. O, pwede ka magkuha sa yung bunga. Yung tanong lang, hindi ka sa pangit. Matinik. Matinik guys. Puno sa mga madrig, di kakao ba? Og! 1,000 years later. Alright guys, time check natin. Alas 9 pa lang ng umaga. Pero kita nyo naman yung nanay ko guys. Ayan. Kanyang inaasikaso ang kanyang Hacienda de Villa de Georgina. Nagtatanim si mama ng mga gabi at ng mga tanglad. Ah, diba? Sana all. Iba talaga pag may nanay. Okay, naku. Hindi talaga mabuhay yung iyong bahay nang walang tanim, guys. Ewan ko lang sa inyo dyan. Pero kung buhay pang inyong mga nanay, ayan, dalhin nyo na sa salon at pakulot nyo na ang buhok. Kasi si mama dapat today may schedule siya na magpasalon. Ah, sana all. Dito naman tayo sa left side. I'm giving you a tour. Dito naman nagkakaroon ng mga laruan ng cards. Oh! Ang kanilang laro. Last four na pa! Drop. Pamangkin ko pala kaedad ni Kuya Kahil yan. Ashley, laugh like a lady. Laugh like a lady like this. I'm like a supreme devil. Okay lang yan. Dito naman sa right side, merong mga, ayan, productive sa alas 9 ng umaga. Kung hindi ko pala na-chika sa inyo guys, ang aking ate ay napakagaling master cross teacher. Tama bang tawag? Master Kotsisher? Hindi naman. Ang humble niya naman, guys. Actually, guys, humble lang yan siya. Kita niyo naman, no? Making a lady. A lady. A naked lady. No, she's not naked. She's actually playing violin, right? Yeah. Yes. So, yung ate ko, guys, na-remember ko when she was younger. Young pa naman siya ngayon. Pero younger during that time. When she was younger, nag-start lang siya mag-cross-teach ng mga verses. Yung God is love, then meron siya mga cross-teach na maliliit na teddy bear, my sunshine, yung very basic lang. Pero ngayon, imagine what years and what practice, continuous practice can do to someone's skill. Imagine nyo guys, ang kino-cross-teach ngayon ng ate ko ay sobrang malalaking pieces na. At ang kanyang mga favorite na mga pattern ay sunset, sunrise, at saka power of women. Bakit power of women? Actually, I want my sister to cross-teach a pregnant woman. Kasi ang daming message nun behind the pattern.
But my sister right now is making a cross stitch of a lady na nagpe-play ng violin kasi yung ate ko ay magaling din sa violin. Magaling siya sa violin long way back. Baka nagtanong kayo guys bakit para ako pupunta ng Russia. Saba man sila. Uy! Baka nagtatanong kayo guys. Ha? Ayan guys, actually hindi ko alam saan ako mag-vlog. Natawa ko sa kanila kasi sabi ko nilalamig ako guys. Yung isa, initsahan ako ng coat para akong pupunta ng Japan sa Snowy Mountain. Yung isang kapatid ko, initsahan ako ng Russian hat. Ayan. Ang ganda kaya, oh. Para na akong pupunta sa Russia para akong may flight today. Sprikitik! Ate, mga anak! Alright, lunch na kami guys. Medyo tahimik na yung aming mansion dito dahil umuwi na yung aking mga kapatid at sila ay marami pang engagement. So, i-flex natin yung ating mga kaulaman sa bukid. Meron kaming bagong pitas na talbos ng kamote. Meron tayong atsara. Meron tayong bagoong. Merong tuyo, escabeche, at syempre yung winasak na paksiw. Yahoo! Wasak na wasak, guys. Hindi mawawala ang ating kalo-kalo. Wow, sarap naman ito. Ooh, yummy. Oh, yummy. Ah, sarap kami. May buko pa, oh. Mangga. Bagong harvest ng buko. Sin ba, tighinog mo sa dulo. Wait lang guys, mag-plaster tayo. Later. Time check guys, alas 3 na ng hapon at kita nyo naman yung weather dito, sobrang ganda. Simula kaninang umaga, ang nagbago lang ay yung ihip ng hangin pero parehong malamig. Mas malakas kanina. Pero ganyan talaga siya, sobrang sarap oh. Relaxing lang. Ako naman ay hindi maka-jebs. So kakainan ko muna ng papaya at sana lumambot. Si Mayumi, pakumot-kumot lang. Meron kaming merienda. Yan pa. Alright guys, time check natin. 3:30 na. At kami ay nagpre-prepare para bumalik na sa syudad. At namimiss ko na yung aking mga kulot. At babalik na rin ako sa aking pag-aasikaso sa mga bagay-bagay. Pero before anything else, hinahanap ko yung aking kuko kasi natanggal kanina. And then nahulog, hindi ko naman pinulot. Pero ngayon na-realize ko, baka merong glue yung aking mga kakilala. At madikit ko din ulit yung kuko kasi mahal. Ah, nakita ko guys! Kasi mahal to. Tsaka wala naman siyang sira. Ayan. Kasyang-kasya sa aking ano, dito sa thumb. Nakita ko na, goods. O makaka-uwi na ako guys. Sayang din kasi ang isang ganito, ang hingin nila dito 200. Kapag nasira ng ganyan. So, let's go na. Bibilan ko pa ng pasalubong mga kulot na to. Let's go. A few moments later. Guys, tumaan muna ako ng pulumulok para dito sa ating ham store jack. Ang hindi natin maiiwan na tour jack ng pulumulok. So, bumili din ako nito pasalubong kay kulot tsaka kay Chico. May plastic manay. Thank you. Ang sarap nito guys, promise. Isang beses ko lang natikman pero binalikan ko talaga. Nasalubong ko yan para sa mga kulot natin.